pag nakalubog kasi yung mga pisto niyan, napakahirap tanggalin. Kaya kailangan niyan, lumabas muna yung mga piston para madali lang siyang tanggalin. Magandang araw po sa inyo dyan, mga kabayan. Una sa lahat nga pala, nagpapasalamat ako sa mga sumusubaybay sa channel natin. Ang isi-share ko uli ngayon, tungkol uli sa automotive. Yung mga nakaraang araw, lagi kaming busy kaya yun na lang ang ginawa ko ng mga video. Sa mechanical at saka sa electrical, may mga piyesa dyan na pagka matyaga yung gagawa, pwede pa naman talaga. Kaya lang, madalas nangyayari na ina-advise na palit na. Kagaya nung sa starter, yung ang problema pag yung dumadaplis, pagka in-start mo, tutunog na nga, wing! Gumaganon. Dumadaplis na. Yung iba ang tawag dyan, Bendix. Yung iba, starter clutch drive, Bendix drive. Pero isang part lang po yun. Yun yung part ng starter na nag-i-engage dun sa flywheel para mag-start yung makina. Karaniwan na, pagka yung dumadaplis, ang i-advise talaga ng gumagawa niyan, palitan na ika yung Bendix. Sa Pilipinas, yun ang karaniwan tawag. Pero sa abroad, starter clutch drive ang tawag namin dyan. Pero sa totoo lang, pwede pa rin namang buksan yan. Makikita naman pag binuksan kung talagang pwede pa o talagang palitin na, makikita naman pag binuksan. Kaya gusto kong i-share sa inyo kung paano ako mag-check nyan. Kung paano kong binubuksan at ibinabalik uli. Gusto ko rin i-share yung kung paano ako magbukas ng brake caliper. Kasi natatandaan ko, nung nasa Toyota pa ako, yung mga mekaniko namin, madaming nahihirapan sa pagbubukas niyan. Pag yung pagbabaklas. Nung nasa Toyota pa kasi ko, hindi ako umahawak nung mechanical noon. Ang hinahawakan ko lang noon pagka yung kailangan ng tulong ng mga technician sa electrical lang. Pero yung mga mekaniko, hindi ko pinakikialaman yan dahil hindi naman talaga ako mekaniko dati. Nag-umpisa lang akong magmekaniko nung nandito na ako sa World Food. Kaya natatandaan ko noon, maraming mekaniko, hirap na hirap dyan pag magbabaklas nung ganyan. Yung pala, mali lang yung diskarte nila. Nung nag-umpisa na akong magbaklas nung mga ganyan, meron palang diskarte na madali lang. Kaya yun ang gusto kong i-share din. Ganito ako kung mag-check ng brake caliper. Itong isa na to umiikot. Okay pa yan. Wala ring leak yan, tinignan ko na. Itong kabilang side, mahigpit. Mahigpit yan. Pagka ganyang mahigpit, stuck na yung piston ng brake caliper niyan. Dito madalas na mangyari yan kasi nga madalas silang nalulubog sa tubig kaya kinakalawang nag-i-stuck. Unang ginagawa ko, tinatanggal ko muna yung brake pads. Tanggal na yung brake pads. At saka ako naman ilalagyan ng nung ubos na talaga na brake pads o kaya naman flat bar. At saka ako binubomba sa loob para lumabas yung piston. Pag nakalubog kasi yung mga piston niyan, napakahirap tanggalin. Kaya kailangan niyan, lumabas muna yung mga piston para madali lang siyang tanggalin. More. Kalas? Okay, kalas. Hinahayaan ko na lang na tumulo yung brake fluid niyan. Ibibleed din naman kasi yan pagkatapos. Sinasahuran ko na lang. At saka ako na tinatanggal yung brake caliper.
mapapansin nyo dyan na nakalabas na yung piston. Kaya madali nang tanggalin yan. Yung ibang technician kasi, hindi nila ginagawa yung ganyan. Tinatanggal na lang nila agad. Kaya pag nakalubog, napakahirap tanggalin. Ako, ang ginagawa ko ganyan. Pinapalabas ko muna para madali na siyang tanggalin. Itong klase ng brake caliper na to, madali lang siyang repairin. Pero meron din namang klase na mahirap i-assemble. Madalas sa ganitong klase, linis lang at saka lubricate. Pero dito sa brake caliper na to, meron akong pinalitan na dalawang goma. Hindi ko na gusto yung itsura kaya pinalitan ko na. Pero madalas, madami akong nagagawa na linis lang at saka lubricate. Tapos i-assemble na ulit. Okay na, hindi na stuck. Normal na yan. Ang problema nitong starter na to, dumadaples. Pero nung buksan ko, may tubig din pala sa loob. Ang problema niyan, dito sa starter clutch drive niya. Yan yung dumadaples na. Ganyan lang ang itsura ng loob niyan. Yan. May roller sa loob at saka mga spring. Ito lang yung tinanggal ko. Yung una, yung bearing muna dito, tinatanggal ko yung bearing. Tapos matatanggal na to. Tapos pwede munang tanggalin yung mga nasa loob niyan. Nililinis ko lang tapos inihila ko ng konti yung spring. Saka ako binabalik. Pwede pa yan. Ito yung mga piyesa niya sa loob. Yung mga roller at saka yung mga spring. Dito yan nilalagay sa loob niyan. Ayan na yung isang roller at spring. Ito na, ikabit ko na lahat. Yung shaft na lang ang ilalagay. Kailangan nga pala, chine-check ito, itong part na to. Pag malalim na, hindi na rin pwede yan. Pero ito, pwede pa to. Okay na, i-assemble na lang yung starter. Okay na. Shoutout nga po pala tayo kaya Bernard Ojamar.
Magbe-birthday siya bukas, November 6. Bro, happy birthday. Shoutout din po kila Raul Ambat, Beng Derona, Y. Kulba, Jejomar Samareta, Samshi Family Vlog, Honda Click Game Changer Philippines, Bulacan Chapter. Na-meet ko yan nung nasa bakasyon ako. Hello bro, kumusta? At sa lahat po na sumusubaybay sa channel natin, maraming salamat po sa inyo lahat.